Magandang hapon po sa ating lahat at welcome po sa isa pa namang episode ng Usapang K4. Ako po si Pat mula sa Crispin B. Beltran Resource Center o CBBRC, isang organisasyon na ipinagpapatuloy ang advokasiya, laban at naging buhay ni Kabel. Makasama po natin ngayong hapon ay isa sa ating favorite people's lawyer at favorite host ng Usapang K4, si Attorney Vijay Topacio ng Pro Labor Legal Assistance Center o PLACE. Hello po, Attorney. Uy, magandang hapon, Pat, at magandang hapon sa lahat ng taga-subaybay ng Usapang K4. Alam mo, masaya at excited ako maging bahagi ulit, no, ng Usapang K4 na to. Okay na okay. Ayun po. Ang K4 po, o ang kilos na para sa kalusugan, kabuhayan at karapatan, ay social media campaign initiative ng iba't ibang pangmanggagawang institusyon na sinimulan noong 2020. Layunin po ng K4 na iparating sa publiko sa pamamagitan ng social media ang mga paninindigan at panawagan para sa kalusugan, kabuhayan at karapatan ng mga manggagawa at mamamayang Pilipino. Bukod sa CBBRC at PLACE, bahagi rin po ng K4 ang Ecumenical Institute for Labor Education and Research o ILER, ang Institute for Occupational Health and Safety Development o IOSHAD, at Center for Trade Union and Human Rights o CTUHR. Mainit at napakahalagang issue po ang tatalakayin natin ngayong episode na ito, Attorney Vijay. Sa title pa lang, power na. Halalan 2022, manggagawa, may magagawa ka. At sa gitna po ng mga ingay at kung ano-anong chismis na ibinabato sa mga kandidato sa ngayon, ilulugar natin sa episode ngayong hapon ang mahalagang issue na kinakaharap ng mga manggagawa at anak pawis. Ang mga ito po naman ang dapat na pinag-uusapan ng mga tatakbo sa darating na eleksyon. Di ba, Attorney? Tama ka dyan, Pat, no? Plataforma at programa para sa pagbabago ang gustong marinig ng taong bayan. Sure na sure akong ma-explain niya ng mga guests natin ngayong hapon. Pero bago yun, balikan ko lang, Pat, yung last episode na nag-host ako. Wow, biduwan yung sarili, no? Dito sa Usapang K4. Tandang-tanda ko pa yung featured topic nun, eh. Yung Free Our Unionists, no? Kung saan pinag-usapan namin yung mga aktivista at mga labor organizer na illegal na inaresto noong Human Rights Day 2020 mismo. Ayaw po, naaalala ko nga po yun, Attorney Vijay. Kasama nyo nga po sa episode na yan si Attorney Fudge Tahar, kung tama po yung pagkakaalala ko, ng Labor Rights Defenders Network at si Mong Palatino po na nagsalita po nung episode na yan, di ba? Ba't mo naman po naalala yun, Attorney? Alam mo kasi, may sobrang good news, no, na nakakakilabot nga at nakakatuwa na balita na dumating, no, at i-share natin sa mga viewers natin itong good news na to, Pat. Kasi last November 24 ay na-acquit, no? Acquitted, talagang hindi na prove yung guilt, no, sa korte yung kaso, no, nila Cora Agovida ng Gabriela Metro Manila at ni Michael Bartolome, no, ng kagamay ng Metro na Manila Regional Trial Court. Ayon kay Presiding Judge Marlo Magdoza Malagar, the prosecution failed to prove that Cora and Michael are guilty of the charges filed against them by the authorities. So, ito, hindi na pwedeng ma-file sa kanila again to, no? Magpapasok na yung double jeopardy. And isang magandang signal kasi to, eh, no, Pat, no, at sa mga viewers natin. Isang magandang news to para dun sa mga iba't ibang mga trumped up charges pa na pina-file against dun sa mga labor o sa mga organizers natin at yung mga human rights defenders. Sa panahon ngayon na may mga factory of warrants, may mga factory, no, ng mga kasong sinasampa, eh matinding victory ito, 'di ba? Para sa mga mamamayan Pilipino at doon sa mga aktivista na tatanggol ng kanilang interes. So sobrang congratulations sa mga abogadong lumaban para kina Cora at kay Michael, at nakakatuwa po at nakakagalak ang balitang ito, at maraming salamat po sa lahat na sumuporta dito. Wow, oo nga po, good news po talaga ito, Attorney. And congrats po sa ating mga human rights defenders at kina Cora at Michael.
Sakto rin po yung paglaya ni Cora kahapon. Kahapon po ay nakalabas na siya sa pag-commemorate ng International Day for the Elimination of Violence Against Women na dinadaos tuwing November 25. At alam niyo po ba, para dun sa mga nanonood sa atin ngayong hapon, na ang araw na ito ay historically rooted sa anti-dictatorship struggle ng mga women activists sa iba't ibang panig ng mundo. Ayan. So sige, mabuhay ang mga nakikibakang kababaihan, no, sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Okay. So sige, isa pang mainit na balita ay yung, nako, ito naman nakakainis. Kanina may good news. Ito, medyo maiinis ka naman, no? Kasi yung dinenay, no, ng COMELEC, yung na-accredit yung Nurses United Party List para tumakbo sa darating na eleksyon. Pat, kwentuhan mo nga ako, ano ba nangyari dito? Oo nga po, attorney. Nagkalat tuloy sa Facebook timeline natin itong mga nakaraang araw ang Let Nurses Run. Dahil hindi pinayagan na makatakbo sa party list ang Nurses United Party List, o ang NU, na binubuo po ng mga nurses, ng mga frontliners natin na lumalaban unang araw pa lang ng pandemya. Sabi nga po ni Attorney Nery Colmenares, isang malaking injustice sa mga pandemic heroes ang hindi pag-accredit sa Nurses United Party List. At injustice po ito sa mga health workers na nagsasakripisyo para sa ng kanilang buhay at ng kanilang panahon para labanan yung pandemya. Sa pandemyang ito, nakita natin ang kapabayaan ng gobyerno sa ating mga health workers, yung kawalan ng proteksyon sa kanila, kulang at delayed ang mga sahod at benepisyo. At ngayon naman ay tinanggalan sila ng karapatan at ng pagkakataon na tumakbo sa eleksyon para i-represent ang kanilang sarili. Ang sabi po ng COMELEC ay dahil hindi nila napatunayan na nurses ang kalakhan ng kanilang mga miyembro. At hindi na sila binigyan ng pagkakataon na i-appeal ito at dininay na lang sila na makatakbo. Balikan po natin ano ba ang papel ng party list sa Kongreso. Hindi pa po sila ang nagre-represent ng mga sektor sa lipunan at nagsisilbi para sa mga kinatawan nila. Hindi ng mga kawatan, ah. Pero dapat din po mabigyan ng boses sa mga nurses natin sa Kongreso. Kaya dapat ay bigyan pa ulit ng pagkakataon ang Nurses United Party List na makapag-represent ng kanilang sektor sa Kongreso. Sige. Tama. Well, nag-agree ako ng todo sa iyo, Pat, no? And tama lalo din si Attorney Nery, si Senator. Kasi napakalaking injustice yung hindi pagtakbo sa Kongreso ng isang legitimate, di ba, na sektor ng mga nurses, no? Isa pang big injustice ang ito. Matindi na naman, mangyayari sa December 1. Kasi Pat, mukhang itutuloy ng ipatupad. Nako, ito yung IATF Resolution 148-B. Diba? So ano ba to, Pat? Yes, attorney, sobrang pahirap po nito sa mga manggagawa at mamamayan. Biruin mo, aalisan sila ng kabuhayan yung mga manggagawa na hindi pa nakakapagpabakuna. I-share po natin sa mga viewers sino-sino ba ang mga maapektuhan ng mapanupil na batas na ito. So yan, no, makikita natin na talagang ang katamaan nitong resolution na to ay yung mga manggagawa, di ba? Ang sabi nga natin dito eh, parang sila na yung naging kongreso dito, inambientahan nila yung labor code, inambientahan nila yung konstitusyon at nagbigay sila ng panukala na labag sa batas, di ba? Labag sa freedom of choice, no, ng mga manggagawa Pilipino. Dapat may liberty ka to choose kung anong gusto mo ipasok sa katawan mo. Sa halip na i-educate at i-motivate yung mga tao na magpabakuna, eh, tatanggalin pa sa trabaho, hindi pa papasukin. Medyo hindi naman ata tama. Linawin lang natin na hindi tayo anti-vaxxers, di ba? Kasi meron ako mga nakita ng komento na, ano to, mga anti-vaxxer ba itong mga aktivistang to? Sabi ko, hindi po ako anti-vaxxer. In fact, bakunado kami ni Pat. Di ba? Pero mali naman yun. Labag sa batas yun, eh. Di ba?
Ang sa akin dito, dapat lahat ng mga on-site workers sa mga lugar na may sapat na supply ng bakuna, dapat mabakunahan. At kung hindi ay kailangan niyang gumastos, ay hindi naman na dapat pagastusin pa, 'di ba? Sa RT-PCR at sa iba't ibang mga tests pa, para i-require na pumasok, 'di ba? So, yun, Pat. Alam mo, ito, malaki din ang effect nito sa public transport sector, di ba? Lahat ng manggagawa sa public sector, ito talagang, di ba? Lahat ng manggagawa sa public sector ay kailangan fully vaccinated para patuloy na makipagbigay ng serbisyo. So, ganun kalawak yung extent nitong resolution na to. Di ba? Ang binibigay yung burden sa employer, dahil inutil yung, ano, yung gobyerno, bibigay na sa employer yung burden. Para sila yung magsabi na huwag kayo pumasok dahil hindi kayo bakunado. Samantalang in the first place, matagal nang pinapanawagan yung mass testing, di ba? At yung pag-roll out sa iba't ibang parte ng Pilipinas sa bakuna. Kasi syempre sa NCR, halimbawa din sa Quezon City, marami na talaga nabakunahan. Pero maraming lugar sa Pilipinas na talagang kulang na kulang pa. At para i-require mo itong mga manggagawang to, parang sinampal naman tayo sa mukha, no? Di ba? Napakahirap ng buhay, tapos di mo papasukin yung manggagawa. Eh, lokohan eh. Diba? Totoo po yan, Tony. At maapektuhan yung malawak na bilang ng mamamayan dito sa IATF resolution na ito. Mga hindi bakunado at mga hindi pa nakukumpleto ang second dose ay maaaring hindi papasukin o hindi paglingkuran sa kahit anong private o public establishment. Maliban na lang kung buhay o kung sobrang kailangan mo na siya na pwede mo siyang ikamatay tulad ng mga frontline emergency services. Pero yung mga halimbawa po, simpleng pagpasok o pamimili sa grocery at mall o yung pagpunta sa mga ahensya ng gobyerno tulad ng SSS, GSIS at Pag-ibig ay maaaring hindi magawa ng mga wala pang bakuna at hindi ipaprioridad sa mga servisyos at programa ng gobyerno ang mga hindi pa bakunado. Sa totoo lang po, hindi dapat isisi sa mamamayan kung ba't hindi pa nga sila nababakunahan. Kasi mismong mga LGU nagsasabi na kulang pa yung supply ng bakuna nila. Meron din naman na ilan na namimili at ayaw dun sa bakuna na available kasi yung effectivity po at namimili sila ng mas epektibong bakuna na ituturok sa kanila. At sa tingin ko, karapatan naman po ng bawat isa sa atin yung pamimili. Isa pa, hindi pa ganun kalaganap ang impormasyon sa epekto at kahalagahan ng bakuna. Kung makikita po natin sa YouTube, napakadaming nagkalat na fake news tungkol sa bakuna. Dapat ay magkaroon pa ng mas aktibo at agresibong information dissemination ang gobyerno natin hinggil sa mga epekto at mga makukuhang benepisyo sa pagpapabakuna para po umunti na yung mga natatakot sa bakuna. Tama. Dapat po mapanghikayat at hindi mapanupil sa mamamayan ang ligtas at epektibong bakuna. Kaya naman nararapat at buong-buo yung pagtutol dun sa IATF Resolution 149-B. As a matter of fact, Pat, no, ngayong araw ay Black Friday protest. Nakita ko, naka-black ka. Sorry, ako may black face mask ako dito. Pero anyway, ngayon ay Black Friday protest, sabi nga natin, kung saan pinapahayag ng mga manggagawang Pilipino at ng mamamayan ang paglaban nila sa resolusyon ito. Okay, yan, nakita natin yung mga pictures at ito yung poster natin ngayon, no? So, uy, hindi pa tapos ang araw, kaya join na kayo. Tara, sa Black Friday protest, pipigilan yung pagpapatupad ng isang mapanupil na batas na ito. Di ba? Kaya manggagawa, may magagawa ka. Yes po, tama. Mga manggagawa, may magagawa tayo, may magagawa ka. At isa na rin po dito ang pagpirma natin sa online petition para ibasura ang IATF resolution na ito. Na makikita po sa Facebook page ng K4 ng IOSAD. At mamaya po ay ipapakita sa comment section at dito sa post na ito. Yan, mabilis po ang pagdami ng mga pirma, attorney. Kaya sa mga hindi pa nakakapirma, pirma na tayo, paabutin natin ng 5 o kahit 10,000 ngayong araw. Kayang-kaya, paramihin natin, di ba? Sige, mamaya ipa-flash natin ulit yung link, ha, kung saan pwede pumunta at ilagay yung dito sa comment section natin yung pwede nilang pirmahan na petition. Okay? Sige, Pat. So, teka. Huwag na natin patagalin, no?
maraming pag-uusapan pa at mahuhusay yung mga guests natin ngayon eh. Kaya siguro oras na para tawagin natin yung mga special guests natin ngayong hapon na to, no? Unahin nating ipakilala at interviewin, no? Ang boses ng mga magsasaka, manggagawa, maralita, 'di ba? Sa lansangan, sa kongreso, sa iba't ibang ano, frontier, sabi nga natin, no? Ikasamang at Congressman Ayi Casilao, ang National President ng Anakpawis Party List. Ayik! Ay, magandang hapon, Attorney, at saka Pat, at maraming salamat dito sa imbitasyon ngayong hapon. Hapon po, ano, kasamang Ayik. So, teka, para mapag-usapan nyo, mukhang marami pa yung pagkukwentuhan, Pat. Iwan ko muna kayo sa stream, ha? Kita-kits mamaya. Sige po. Magandang hapon po, Kaik. Kamusta po kayo? Okay naman. Medyo talagang kaliwa-kanan ng ating mga schedules dahil papalapit na ang November 30. Ito ay araw ng Anak Pawis, ng araw ni Andres Bonifacio. Bilang pagkilala at pagunita sa kanyang kabayanihan at papel sa kasaysayan ng pakikibaka ng mamayang Pilipino. Kaya kaliwat-kanan ang ating mga symposia, mga webinars, invitation at saka itong pag-iikot natin sa iba't ibang mga rehiyon, lalo pa sa paghahanda para sa halalang 2022. Sige po, hindi na natin papatagalin pa. Simulan na po natin yung kwentuhan, no? Nabanggit po kanina na ano yung papel ng party list sa Kongreso, at nakita naman po sa ilang taon din ng Anak Pawis sa Congress. Sa katunayan po, ang isa sa mga unang naupo dyan bilang representative ay si Cabel po, no, na nire-represent din po ng CBBRC sa ngayon. At mula po noon hanggang noong huling pag-upo po ng Anak Pawis ay naging representative po siya ng mga maralita at ng mga manggagawa. Ngayon po sa kasamaang palad ay hindi nakaupo sa Kongreso ang party list, pero alam naman po natin na tuloy-tuloy ang inyong pagsusulong sa mga issue at panawagan ng mga Anak Pawis. Kaya kung makakabalik po kayo sa Kongreso, ano-ano po ang mga kagat na issue na inyong isusulong? Yes, Pat. Talagang yung isang termino o yung tatlong taon mula noong 2019 hanggang sa kasalukuyan na hindi tayo nakaupo, bunga na rin yan dahil doon sa matinding atake na naranasan ng ating party list, lalo pat yung pangunahing bumuboto at nangangampanya para sa party list natin, ay ito yung mga komunidad na mga magsasaka, mga manggagawang bukid, mga mangingisda at mga manggagawa at maralita na sa loob ng gobyernong Duterte, halos sa loob ng 5 taon na ito, lalo pa noong matapos na bumagsak o yung nag-fail ang peace negotiation at nagdeklara ng all-out war ang rehimen, naging target yung mga progressive organizations and party list, including yung mga legal, no, mga lehitimong organisasyon na consistent na pumupuna sa ating gobyerno, na naging target sa kanilang vilification, red tagging, hanggang sa mga trump up charges, no, mga crackdown, illegal arrest, and to the extent ng physical elimination pat, no. Kaya talagang nabalda ng husto ang ating partido at dinaya din nung 2019 election, kaya hindi tayo nakapagpaupo. Pero hindi naputol ang mga ginagawa ng Anak Pawis party list even before, no? May kinatawan man siya sa Kongreso o may eleksyon man o walang eleksyon, ang gawain ng Anak Pawis party list para bitbitin ang iba't ibang mga isyung kinakaharap ng mga sektor na kanyang kinakatawanan, tulad ng mga magsasaka, manggagawa, manggagawang bukid, mangingisda, ay hindi naman natigil. Bagamat siyempre ang isang disadvantage na part ay wala tayong kinatawan doon para manguna o pangunahing mangunguna doon sa bit-bit nating mga priority legislative measures. Pero hindi naman po nawala yung mga legislative measures ng Anak Pawis dahil ipinagpatuloy ito ng makabayan bloc, no, ng ibang mga representante at kinatawan
sa ilalim ng mga kabayan tulad ng Bayan Muna, ng Gabriela, ng Kabataan at ng anak ng ACT Teachers Party List para sila yung maging tagabitbit at tagasulong ng legislative agenda tulad ng Genuine Agrarian Reform Bill, tulad ng Rice Industry Development Act at iba pang mga pangunahing batas, no, tulad ng National Minimum Wage Bill, yung regularization, no, Security of Tenure Bill na pangunahing sinusulong ng anak pawis since sa panahon pa nga ni Cabel, no, noong 2001 hanggang naitayo ang anak pawis na pangunahing kinatawan si Cabel noong 2004 hanggang sa panahon ko, no, sa termino ko ng 2016 until 2019. These are the legislative measures na talagang ang hirap ilusot sa Kongreso dahil ang tunay na reforma sa lupa, yung Genuine Agrarian Reform Bill, wala ka talagang maaasahang pagpabor ng mga kasamahan natin sa Kongreso, lalo pat mga kinatawan din sila at mga, may mga malalaking land holdings din, no? Mga Panginoong may lupa din ang ating mga kasabayan dyan sa Kongreso. 296 members of the lower house. Ilan lang kami yung mga tunay talaga na nagbibit-bit. Tunay talagang kinatawan ng ating marginalized sectors. Talagang nababaon ng nababaon. Every Congress, no? Every term, no? From 2004 hanggang sa kasalukuyan, hindi talaga nasisilayan ng araw ang mga panukalang batas natin tulad ng Genuine Agrarian Reform Bill dahil takot sila na maipatupad ito at mawala sa kanila yung libu-libong ektaryang pinagmamay-arian din nila. Pangalawa, sa loob at labas ng Kongreso, bagamat wala tayong kinatawan, nagtutuloy-tuloy yung mga gawain ng pag-oorganisa, pag-i-educate sa ating mga chapters, sa mga manggagawa, sa mga union, sa mga komunidad ng magsasaka, sa mga komunidad ng mga mangingisda, sa mga komunidad ng maralitang lungsod. Tuloy-tuloy nating binibit-bit ang iba't ibang mga panawagan tulad ng kontra-demolisyon, yung sa ayuda. Nung panahon ng pandemya last year, nanguna po ang anak pawis kasama ang iba't ibang mga grupo at organisasyon sa paglunsad ng mga tulong anak pawis, relief, community pantries dahil alam natin na kulang, kinurakot pa ang pondong dapat nakalaan para sa ayuda ng mga mas nangangailangan. Pero dahil nga, may kakayanan naman tayong tumulong sa ating hanay, naglunsad tayo ng mga relief operations during the pandemic and even during natural calamities, yung mga bagyong dumaan. Hindi po nahinto yan bagamat wala tayong kinatawan at sinisikap natin ng nagpapatuloy dahil nga ang ating partido ay hindi lang naman nag-i-exist tuwing election, no? Hindi tayo katulad ng ibang mga traditional party list, mga dynastic party list, mga party list ng mga bogus, yung mga party list ng mga mayayaman at party list ng gobyerno, no, ni Duterte, may mga Duterte party list na rin na nag-i-exist lamang sa panahon ng eleksyon, no? May eleksyon o walang eleksyon, may kinatawan tayo o wala tayong kinatawan, yung programa ng pinapatupad ng anak pawis ay nagpapatuloy yan even na walang eleksyon. At panahon nang nasa kinatawan, may kinatawan tayo, mas isinusulong natin at nagiging extension ang ating representation sa Congress bilang bahagi ng kabuuang pagsisikap na, na magkaroon ng reforma sa pamamagitan ng iba't ibang larangan. Sa Kongreso, meron kang sinusulong na legislative reforms. Siyempre, meron ka din sa lansangan, sa kalsada, na binibit-bit mo yung mga issue na kinakailangang maipaalam natin sa mamamayan. Meron din tayo sa korte, no? Nire-represent natin, sinisikap natin ang ating mga kaibigan na mga pro bono lawyers sa hanay ng sentra at place para kumatawan sa mga legal cases na hinaharap ng ating mga magsasaka, no? Mga legal disputes nila sa land disputes, no? Yung mga inaagawan ng sakahan ng mga magbubukid, meron tayong mga abogado na tumutulong para i-represent sila sa DAR, sa korte, at yung mga manggagawa sa DOLE, no, sa NLRC, or even sa mga courts, no. Kaya hindi na natitigil at syempre ini-expect natin na mas dodoble pa itong pagsisikap natin lalo pa sa darating na halalan
na yung pangangailangan para maibalik ang representasyon ng tunay na mga marginalized ay kinakailangang pursigihin ito at i-ensure no na makabalik dahil napakasikit ngayon pat no ang halalang 2022 lalo pa yung party list election 200 plus ang tumatakbong party list at napakarami niyan mga bogus. Lumiliit ng lumiliit yung espasyong binigay sana ng batas ng Party List System Act para to genuinely represent marginalized sectors pero na-bastardize na ito no na sinalahula ng husto dahil kinopo na rin at ginawa na rin i-hijack ng mga dynastic party list ang batas na ito para mag-represent sa kanilang dynastic interest no kaya sumisikip lalo pat inaatake pa rin walang humpay yung atake ng ating party list kaya yung triple na pagsisikap ng ating mga kasapian buong bansa para muling maipanalo at makabalik ang representasyon ng mga magsasaka dahil ang ating party list ay tunay talaga na nanggagaling sa hanay ng mga tinatawag nating marginalized sector na alam yung problema at alam yung solusyon na kayang iharap at kayang gawin sa loob ng Kongreso, lalo pa sa labas ng Kongreso. Yun po. Salamat po doon, Attorney, Congressman Ayik. At nga po, nakita ko nga po sa Facebook ang inyong mga aktibidad po no, ng community pantry, relief, at marami pa na naglilingkod sa mga anak pawis kahit na hindi kayo nakaupo sa Kongreso at kahit na walang budget. No, yun po. Sa darating na election po, maaaring magkaroon pa ng pagbabago sa mga namumuno sa atin ngayon o kaya naman po ay manatili na dominante itong si Duterte o ang kanyang mga alipores o kahit po ang kanyang anak. Sa tingin niyo po, paano mapapakitunguhan ng anak pawis ang susunod na administrasyon? Well, kakaiba ang eleksyong 2022 pat no, dahil nga yung kasalukuyang nakaupong gobyerno merong desperate attempt ng kanyang tyrannical at lagpas ng 2022 yung paghahari. Marami silang attempt na baguhin ang konstitusyon, mag-introduce ng economic chacha, political chacha, mag-introduce ng RevGov, and to the point na nagbigay na ng hint si Pangulong Duterte na kapag meron daw'ng dayaan sa mangyayari sa 2022, immobilize niya ang AFP at PNP no. Sa totoo lang sila naman talaga yung mayroong rekurso at kakayanan para mag systematically mag-cheat sa darating na halalan. They have all the resources and the advantages no. Ang appointees ng COMELEC ngayon, 5 out of 6 ay mga appointees ni President Duterte. The Smartmatic, yung paggamit ng ang inawardan para mag-transport ng Smartmatic Picos machines, yung kilalang crony ni Duterte na nakinabang ng husto, no? Ang presidente ng isang korporasyong biglang yumaman sa panahon ni Duterte, si Dennis Uy, no? Nasa kanya ang pabor ng militar at kapulisan dahil inalagaan niya ng husto. Tinaasan niya ang kanilang sahod times two, na hindi man lang tinugunan din ang pagtaas ng mga mga civilian personnel no teachers and other public health professionals na hindi rin nataasan ng sahod pero ang pulis at militar siniguro niya na mataasan ng sahod yung mayroon pang mga other benefits na binigay talaga no talagang inalagaan niya syempre yung mga tinatawag nating general support no yung mga matataas na opisyal ng AFP, yung mga dating opisyal na nasa kabinete ni Pangulong Duterte ay humahawak ng bilyong-bilyong perang pampubliko na ginagamit nila with discretionary no or discretionary in nature. Kaya't merong tinatawag na general support. Kaya't kakaiba itong eleksyon na tiyak, lalo pa malinaw na ang hanayan ang tambalang Duterte Marcos o Marcos Duterte, Bongbong at saka Sara at itong pag-atras ngayon ni Senator Bongo bilang presidential candidate ay ano na yan no
consolidation na yan na para hindi mahati ang boto ng pro-Marcos loyalist at itong Duterte ng mga loyalista, maisiguro nila na may consolidation amongst them, ay talagang umatras na o aatras na si Bongo at magkakaroon na ng pangunahing edge ang administration candidate through Bongbong and Sara. At malinaw po ang papel ni former President Gloria Macapagal Arroyo is very still very influential in yung paghihilot at pagsisiguro na they have the numbers. No, they have the support of the local government unit. They have the support of major political parties like the Lakas, NPC, NUP, NP na nasa baluarte ngayon ng ruling administration candidate. No, ang siguro merong bitak, merong fallout ng kakaunti between the Duterte and the Marcoses. May mga exchanges of words, pero the most important for them is to secure beyond 2022 na maibalik ang sa kapangyarihan ang mga Marcoses and the Duterte, maprotektahan ang mga Duterte beyond 2022. So talagang isang uphill battle ito, pero ano tayo, confident dahil marami na rin ang sektor ng ating lipunan na galit, no? Sawang-sawa na sa mga Duterte. Ayaw din na manumbalik ang isang magnanakaw, isang diktador na pamilya ng mga Marcoses. Kaya sinisikap natin, no, na mabuo din ang isang malawak, kaisa tayo doon sa pagbubuo ng isang malawak na oposisyon para biguin at talunin ang tangka ng muling pagpamanumbalik ng mga Marcoses at yung tuloy-tuloy na paghaharing tiraniya o tyrannical na paghahari ng mga Duterte sa pamamagitan ng kanyang anak na si Mayor Sara Duterte. Oo nga po, parang unti-unti na silang nagkakaisa kahit parang nung mga nakaraang araw ay nag-aaway-aaway sila. Ngayon po ay may malaking unification sa kanilang hanay at mas lalong kailangan pong mag-unite ng mamamayang Pilipino para labanan ito. E sa tingin nyo naman po, ngayon darating na halalan, ano ang pwede nating maiambag ng mga ordinaryong mamamayan at ng masang anak pawis sa darating po na eleksyon? Well, ang bit-bit na mga programa at plataforma ng anak pawis genuinely represents yung matagal ng problema ng ating lipunan. For example, our genuine agrarian reform bill, ang proposal natin para sa tunay na reforma sa lupa, ay ito na yung matagal na sagot sa malalim na problema ng ating ekonomiya sa usapin ng walang kasiguraduhan ng pagkain. Sa ngayon kasi, Pat, inaasa natin ang ating pagkain sa importasyon mula sa bigas na niluluto natin na maging kanin, imported. No, kalakhan ng source o supply ay imported. Dumagsa, bumaha ang halos 1.4 million metric tons na imported na bigas. Pangalawa, kahit na yung pang-ulam, no, yung karneng baboy, karneng baka, karneng manok, at maging ang isda ay imported. Dahil nga, ang food sufficiency policy ng gobyerno ay nakaasa doon sa importasyon, no? Despite na ang ekonomiya natin ay agricultural na bansa, we can provide supposedly sufficiently enough para sa ating konsumo ng ating populasyon, pero hindi ito naging priority ng gobyerno, bagkus mas pinalawig at pinaigting ang liberalization policy sa agriculture. Kaya hinahapag natin ang tunay na reforma sa lupa bilang isang hakbang para masiguro mo ang pagkain o mayroong food sufficiency, no, may food security ang mamamayang Pilipino na hindi kailanman iaasa niya sa importasyon. Kasi konting galaw ng presyuhan sa pandaigdigang merkado, maapektuhan ang ating supply ng pagkain dahil nga nakatali sa importasyon. Pangalawa,
ang usapin natin ng national minimum wage, matagal na itong panawagan ng mga manggagawa. Yung tinatanggap ngayon ng mga manggagawa na 537 ay talagang kulang na kulang. Kung ang sinasabi ng National Economic Development Authority, NEDA, na ang family living wage na family of 5 is 1,180, malayong-malayo ang 537. Doble kung kinakailangang tugunan ang basic food and non-food items or needs ng isang pamilyang may 5 ka-membro, kulang na kulang ang kanyang natatanggap ngayon sa National Capital Region. How much more sa mga manggagawa sa ibang rehiyon na mas maliit sa 537 ang kanyang sahod na natatanggap. Kaya may panukala tayo na gawin ang national minimum wage ipare-pareha, dahil halos pare-pareha naman ang kinukonsumo ng mga manggagawa ng Luzon sa mga manggagawa ng Mindanao. In fact, in some cases, mas mahal ang mga produktong binibili sa ibang mga probinsya kumpara dito sa National Capital Region. So these are just the few of our legislative programs na isusulong natin, tuloy-tuloy nating isusulong kapag tayo ay muling nakaupo, no? At hindi naman din diyan lang, no? Marami pa tayong mga programa sa usapin ng ayuda, no? Sa usapin ng para sa mga marita, itong public housing bill na wini-work out sa tulong ng Kadamay to ensure ma-repeal natin ang Urban Development Housing Act, na kung saan ay privatized at negosyo, business-centered ang commercial-centered yung housing program ng national agencies natin tulad ng National Housing Authority. Gusto natin magkaroon ng accessible, makamasa na programang pabahay sa ating mga maralita. Kung kaya nga, libre, dahil nagagawa naman. Kung kinakailangan ang 200 billion annual budget, kayang paglaanan yan, no? Unlike maglaan ka doon sa gera, para sa gera, budget sa gera, budget sa militarisasyon, budget sa utang, bayad utang, na ang nakikinabang lang naman ay iilan kumpara doon sa mga proposal natin na ang nakikinabang ang masang anak pawis. Salamat po doon, no? Tama nga po yun. Bigyan ng dagdag na budget yung serbisyong panlipunan, yung serbisyong para sa mamamayan. At tanggalan ng budget yung mga hindi mga anti-mamamayan na mga probisyon tulad ng NTFL-CAC na hindi naman nagsisilbi at nakakatulong sa mamamayan. Yun po. Maraming salamat po, Congressman Ariel Casilao. At maraming salamat po sa pagpresenta po sa amin ano po ang Anak Pawis Party List, ano po ang inyong programa, at ano ang maaari nating magawa para maisulong yung ating representante sa Kamara. Yun po. Totoo po na uphill battle ito, at malaki pa yung kailangan nating bunuin para matalo itong, lalo na ngayon nagsama-sama na yung mga kampon na ano na nagpapahirap sa mga mamamayan. Kaya maggagawa naman po natin silang magapi, basta't ang mamamayan ay magsama-sama rin sa paggapi sa mga kampon na ito. Napatunayan na po yan nung panahon ng martial law, at maraming beses na pong nakapagpatalsik ng mga tiraniya at ng mga nagpapahirap sa mamamayan ang taong bayan kapag nagsama-sama sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos. Sige po, maraming salamat po ulit, dating Congressman Ariel Casilao ng Anak Pawis Party List. Ngayon naman po tatawagin ko ulit ang aking partner ngayong hapon na si Attorney Vijay. Hey Pat, no, maganda yung insights ni Kong Ayik, no. Mamaya makakasama natin ulit siya. Pero before natin siya tawagin ulit mamaya, mukhang ano ko na to, mukhang ako naman. Sige. Alam mo Pat, no, nakakatuwa, no, na sa matagal na panahon, meron tayo laging mga leader manggagawa na sumusulpot at nagsusulong ng interest, no, ng mga manggagawa Pilipino. Nandiyan siyempre si kasamang Tabel, di ba? Si Crispin Beltran. Yung sina Rolando Olalia, kung time na 80s, di ba? Napinsa lang din ang estado, at marami pang iba. Pero ito talagang boses ng manggagawa to, mm-hmm, since
since sabihin ko na nga nung martial law days, yan, di ba? Ito talagang tatakbo sa Senado at ang bubulabog sa Senado at magdadala ng mga isyu ng manggagawa sa Senado. Ito lang yung bong na sigurado akong mahusay, di ba? Dahil yung isa yung bong na alalay eh. Tapos yung isa namang bong yung plunderer, no? Ito bong na boses ng mga manggagawa. So welcome natin ang tanging bong ngayong eleksyon na suportado at mahal na mahal, no, ng mga manggagawang Pilipino, walang iba kundi si kasamang Elmer Bong Labok. Abong. Ay, magandang hapon sa inyo, Attorney Capacio, no? At kasamang Pat. At sa ating mga kamanggagawa at mga kababayang nanonood ngayong hapon na ito sa ating programa, isang maalam na pagbati po sa inyo. Opo, salamat Kabong sa pagdalo dito sa session natin ng K4. Alam mo, itong si Kabong parang hindi ito matanda, matikas na matikas pa rin kahit na matagal na panahon ng nakikibaka, di ba, sa lansangan, sa iba't ibang mga opisina, talagang itong si Kabong ay nangunguna. Pero Kabong, ito muna, medyo on the lighter side, ano ba ang mga usual na pinagkakaabalahan ng isang Bong Labog pagka hindi tayo nag-organize o nakikipag-alakin sa mga manggagawa? Ano ba yung mga hobby natin, di ba? Para marinig naman ng mga supporters natin kung ano ba yung mga the normal, di ba, na routine ng isang Bong Labog. Ay, naghugas ako plato doon sa bahay, no? Kasi kasama na lang namin sa bahay yung isang namin at nag-aaral na sa prep pa ito, kaya alagain. So pag wala sa mga pulong at sa opisina ay nag-gawain bahay. Bahay din. Mahirap lang yung maglaba. Pero minsan pag kailangan mong maglaba ng susuotin sa kampanya, ay kailalaban mo sa gabi para patuloyin sa tuyo na sa mga... Naalala ko tuloy yung high school days ko na dalawa lang yung uniforme ko na nagpapalit-palit. Kaya kailangan pag galing sa eskwela, tuyo na isa, lalaban mo ulit isa para naalala ko yung high school days ko. Oo, manipis na yung tela nun dahil labahan yung labahan. Nagagasgas na yung pangalan ng eskwelahan eh. Ito naman nakakatuwa, 'di ba? Kasi ito si Kabong, naglalaba na sarili niyang damit, di katulad ng mga politikong nandoon ngayon, sanay na sanay sa laundering, Kabong. Pero ibang laundry 'to. Ibang laundry. Pero iba. Anyway, sige, para hindi na natin patagalin pa at marinig na rin ng ating mga taga-subaybay yung ating mga insights, no, sa nangyayari sa ating lipunan ngayon. Sige, sisimulan ko na, Kabong, yung mga tanong, okay? So sige, yung una nating tanong, although nahapyawan na to kanina ni Kong Ayik, no? Pero isa sa pinakatampok, di ba, na plataforma natin, no, or nung inyong kampanya, ay yung pagsusulong ng national minimum wage, Kabong. Matagal na itong sinusulong natin. Pero ano nga ba talaga yung rason para sa benefit ng ating mga taga-subaybay kung bakit kailangan na magkaroon ng isang minimum wage sa buong bansa? Mahalaga siguro... Madilim. Mahalaga siguro malaman yung background, ano? Bakit ba merong nagaganap na pagpapababa sa pambansang minimum wage? In the first place, walang umiral na national minimum wage, kundi tinatawag na regionalized wage scale, ano? At ang ibig sabihin nito, na habang lumalayo tayo sa paanan ni Rizal at Bonifacio, pababa ng pababa yung antas ng ating sahod. Maliban dyan, kalinsabay ng Wage Rationalization Act of 1989, sinabay itong Herrera Law, no? RA 6717, 6715. Kaya ito mismo yung mga batas na dapat nating dustrangkahin pag tayo ang lumanding sa Kongreso, no? At bakit? Bakit ba umiral ito 1989? Kasi umiiral noon at ngayon yung paniniwala ng mga administrador ng ating bayan na para umunlad ang ekonomiya natin at ang mga mamamayan ay kinakailangang mag-attract tayo ng foreign investments. Yan ang dahilan
kung bakit sa panahon pa lamang ni Marcos ay nagsulputan na parang kabuti, kabi-kabila, nag-start sa Bataan Export Processing Zone, ang itong tinatawag na Export Processing Zones or Special Economic Zones, kung saan dyan ina-attract yung mga locators. Sa proseso, sino yung ginagawang security guards? Ang security guards mismo dyan ay mga pulis at militar, no? Kaya nga yung no strike, no union policy ay unwritten policy, pero umiiral yan sa ating bahay. So hanggang sa kasalukuyan, yan ang kalakaran, no? Kaya dalawang elemento ngayon upang ma-attract yung investments, yung investors, lalong-lalo na yung foreign o big capitalist investments sa Pilipinas. So nagkumbina ngayon yung mas mababang sahod at yung contractualization courtesy of Herrera Law, no? So RA 6727, RA 6715. So yung fatal combination para sa manggagawa yung dalawang batas na yan, ano, to attract investments. At ngayon, hanggang ngayon, yan yung umiiral. Dating may umiiral na ano na national minimum wage hanggang sa panahon ni Marcos, pero na-destroy ka nga ito dahil dun sa ganyang paniniwala, yung neoliberal belief na para umunlad ang ekonomiya, kailangan babaan mo ang sahod at sa upang tiyakin na mababa ang sahod, mag-contractualize siya. So, yan ang dahilan, yung background kung bakit sa tinakbo ng mga taon ay nanatili yung regionalized wage level at yung matinding endo, no, o practice ng contractualization. Kaya kailangan talagang ibalik, magkaisa mga manggagawa, at isa ito sa mayor na plataforma ng labor vote, ano, na kailangang kamtin ang pambansang minimum na sahod para sa lahat ng manggagawa at irregularisa ang mayoryang contractual ng mga manggagawang Pilipino. Sige, actually Kabong, tama ka, no? Yun nga yung so sinabi mo kanina, no, na nung panahon ni Marcos, Kabong, meron na, or before panahon ng Marcos, meron na rin talaga ng national minimum wage, eh. At nung panahon ni Marcos, ito nawala dahil nga sa mga neoliberal na policies, no, na pinapaniwalaan ng rehimeng Marcos at na sinusugan naman ng, no, mga susunod na mga pangulo ng Pilipinas. So oo, kaya nawala ito at ito yung isang matagal ng pinaglalaban nating mga manggagawa. Sige. Kabong, nabanggit mo rin pahapyaw, no, dun sa una mo sinabi yung tungkol sa contractualization. Actually, maraming nabudol na mga kababayan natin dito sa administration na to. Nabudol. Nabudol tayo, Kabong. Isa-stop na raw, di ba? Babasura na raw ang contractualization. Pero hanggang ngayon, meron na tayong i-elect na leader na manggagawa sa Senado para talagang magsulong ng pagbabasura ng contractualization. Pero Kabong, singa, para lang isang ano lang, no, mabilis na ano mo dito. Paano ba yung, bakit ba mahalagang maibasura talaga yung contractualization? At bilang senador, 'di ba, ng ating bansa, ano naman yung mga tingin nating magagawa para maisulong natin itong kampanya na to? Alam nyo, election na naman ngayon. At tulad ng alam natin at nakagawian, ipapangako ng mga politikong tradisyonal sa atin ang lupa, langit, bituin at dagat. At nagiging palatuntunan na nila ito, plataforma na parating inuulit-ulit na lamang, no, tuwing election. Pero tulad ng ginawa ni Ginong Duterte at nabudol nga yung mga manggagawa, sabi niya mismo no 2016, no, na contractualization must go, no? Yung the moment daw na maging presidente siya ay kailangang tapusin na yung eskemang contractualization. Alam mo, kapag contractual ang isang manggagawa, bagamat sinasabi ng gobyerno na ang lahat ng manggagawa ay may karapatan mag-organisa, ano lang yan, sa teorya, sa praktika, sa mga pabrika, pag nakita yung contractual na nakikihalubilo sa mga regular, baka bukas wala na siyang trabaho, no? So, ibig sabihin, maliban sa kababaan ng kanyang trabaho, ay yung security of tenure ay hindi totoong matitiyak, no? At sa pagtatapos na malapnos na ang kanyang lakas paggawa dahil sa katandaan o pagkakasakit, wala siyang benepisyong ano, matatamasa. Kaya ganyan ka tindi, no? Ganyan ka exploited, no?
pinagsasamantalahan yung kontraktual na mga manggagawa sa ating bayan. So hindi ito makatarungan, hindi ito tama, kaya dapat na ibasura, no? Eh kasama na siguro si Duterte dyan dahil siya mismo nagsabi na sa pagbabasura na sa kungkungan ng kasaysayan dahil sinabi niya mismo na the moment na maging presidente nga siya ay mawawala na yan. Pero nagasgas na aming mga sapatos sa kababalik-balik sa Malacanang nung panahon na kaupo siya riyan. Pero habang lumalaon at habang tumatagal ang aming pag-uusap ay lalong nawawala kami ng pag-asa dahil yung ating kahilingan noon na executive order para tapusin ng endo at kontraktualisasyon ay hindi naganap. So, mahalaga talaga na ibasura yung eskemang kontraktualisasyon kasi nga, alam nyo, mababa ang sahod sa ating bayan. Yan ang pagpapaliwanag kung bakit mahigit sa 10,000 kababayan natin ang nasa labas ng bansa, yung highly skilled, no? Na dapat sana ay na nagagamit ang kanilang kaalaman sa ating ekonomiya, sa ating lipunan. Pero naobliga silang umalis sa ating bayan. So maraming OFWs, maraming bilang ng contractual, mababa, mataas ang bilang ng disempleyo, at mataas yung underemployment. Hahatakin nito yung kabuang, antas ng ating lakas paggawa, no? Maraming nag-aagawan sa iilang trabaho, and therefore, mura at siil yung kabuang lakas paggawa. Yan yung connection ng sahod at yung tenural rise, ano, o yung pagtiyak, katiyakan sa trabaho ng mga manggagawa. Kaya nagtatampisaw sa limpak-limpak na tubo itong malalaking mga negosyante at maging yung mga burokrata kapitalista, ang tawag natin doon sa mga politiko nakapwesto sa gobyerno, ngunit ginagamit nila kanilang pwesto upang magpayaman sa pamamagitan ng pagnenegosyo. At maraming sigurado kung alam ninyo, marami ang gumagawa niyan sa mga tinatawag na burokrata kapitalista sa ating bayan. Kaya sinasangkalan nila yung mga mura at siil na paggawa upang mapanatili yung limpak-limpak na tubo. Maging sa panahon ng pandemya ay makikita natin yung malaking agwat ng pagkakaiba sa kabuhayan ng maliliit nating kababayan, mga magsasaka, mga manggagawa at maralita ng ating lungsod sa iilang nasa tuktok ng lipunang Pilipino. Kaya napaka hindi makatarungan ang umiral na relasyon sa produksyon, no, sa kasalukuyan. Parati ko ang sinasabi, tayo ang lumilikha ng yaman ng ating bansa. Sabi nga, yung manggagawa raw yung uring anak pawis ang lumilikha ng kasaysayan. Pero sa hatian ng yaman, napupunta sa kanilang ginto, naiiwan sa atin ang mumu. So kailangan talagang ibasura ang kontraktualisasyon upang makamtan, yan yung relasyon eh, upang makamtan ang mas mataas na sahod at benepisyo para sa mga manggagawang Pilipino. Napaka-comprehensive naman at ng paliwanag ni Senator. Sana ganito lahat ng mga politiko natin sa Pilipinas, no? Hindi yung mga nagbabasa ng script o hindi makapagpaliwanag ng issue. Ito malinaw na malinaw for the benefit po ng ating mga viewers na manggagawa. Sige, Kabong, ito pa, pangatlong tanong, no? Ito, importante rin po na marinig ng ating mga kapanalig at yung mga kasama natin na naniniwala na kaya nating manalo, magtagumpay ngayong election na to. So, Kabong, ano-ano ba yung mga batas na inyong ipapanukala, di ba, para sa industriya at sa ekonomiya ng Pilipinas? Tsaka, paano tayo makakabangon ngayong matindi ang krisis na kinakaharap ng ating bansa? Sige po. Mahalaga na hatiin natin sa dalawa yung approach, ano, yung tactical approach at saka yung strategic approach o yung pangkagyat kung sa ating termino, pangkagyat at pangmatagalan. Unang-una na yung kakagyatan, alam naman natin na ang kalakhan ng mga industriya sa ating bayan ay tinatawag na small, medium and micro enterprises. More than 90% ang binubuo niyan. Kaya nga, isa sa ating demand maliban sa ayuda, kagyat na kayuda sa ayudang 10,000 para sa lahat, no, ay yung pagkakaroon din ng ayuda para sa small, medium and micro enterprises na sa una ay dapat loans, ano, pero may mga kakagyatan at kalagayan na hindi talaga kaya ng maliliit ng mga entrepreneurs yung kapital. Kaya kailangan
magkaroon ng tinatawag na grant, ano, yung subsidyo na wala nang kabayaran dahil siguro nasa antas na mababangkarote na yung kapitalista. Kaya hindi nahihiwalay yung small and medium enterprises doon sa ating panawagan na kailangan silang mabigyan ng subsidyo nang sa gayoy patuloy silang umiral at maagapan yung pagtindi ng kawalan ng hanap buhay na umaabot na halos ngayon ng 4.8 million unemployed. Napakalaki ho niyan, no? Dahil sa pandemya. Ito ngayon, nais na bumalik ng mga manggagawa sa kanilang trabaho. May panibagong kalokohan na namang ipinasa itong IATF, yung 148B, ano, na nire-require yung mandatory vaccination, no? Kung tayo namamahala dyan, baka tapos na yan. Pero makikita natin yung porsyentahe ng achievement ng gobyerno na 35 million pa lang yung nabapakunahan nationwide scale, no? Ang nakapagtala lamang ng napakataas na rate ay ang Metro Manila. Pero kung nasa labas ka na ng Metro Manila, walang nakatugon doon sa kalahati man lang. And so, dagdag na pahirap, ano, at pamimilipit na naman yan sa kamay ng manggagawa yung i-charge sa kanila yung RT-PCR kung hindi ka pa nabakunahan, no? At yan ay may mga memorandum sa government offices na para sa pagsasakatuparan. At sa mga memo na ito ay malinaw na sinasabing ang babalikat sa pagpapa-RT-PCR o pagpapa-check ay ang mga manggagawa mismo. At nagagalak ako na nag-issue ngayon yung grupo ng mga employers na hindi dapat ipilit sa mga manggagawa yung pagbabakuna. Unang-una na karapatan nila ito na mamili kung anong bagay yung dapat na iturok sa kanilang katawan at dagdag na pasanin nga ito para sa kanila. So at any rate, kailangan natin talagang magtulong sa kasalukuyan, sa kakagyatan upang maibalik na sa trabaho yung kumikita ng 537 pesos a day. Sa realidad ay 437 lamang yan. Kaya sa pangmatagalan ay yung pagbabalik dun sa batayang poste ng ating ekonomiya, no? Yung panandang bato, cornerstone na tinatawag. Una, yung pagsusulong talaga ng pambansang industrialisasyon na nakatuntong, ano, sa pagpapaunlad ng agrikultura, no? Kaya mahalaga na yung pagkakamit ng tunay na reforma sa lupa na isa sa pundasyon ng panawagan ng Makabayan Coalition ay may katuparan. At ang mayor na nilalaman nito ay yung pagtiyak ng pagbibigay ng libre sa mga lupaing tiwangwang, pangunahin na pag-aari ng gobyerno sa mga kababayan natin magsasaka ng wala sapat na lupa. Kailangan talagang i-augment, no, o pataasin yung kakayahan ng populasyon natin na hindi may pagkakailang ang kalakhan ay nasa mga probinsya, yung kanilang kakayahan na makapamili. Isa ito sa magkakaroon ng tuntungan upang umikid ang ating ekonomiya, no? Kung ang mayorya ng iyong populasyon ay may kakayahan ng mamili. Hindi gaya sa kasalukuyan na nagpupumili talaga maghanap ng hanap buhay sa mga kalunsuran na hindi naman sila lumalanding dahil wala talagang mahanap na hanap buhay. So yan, dumadami yung ating tricycle, jeepney, kasi vendors, no? So nakaka-contributory to dun sa traffic, sa pagdagsa ng populasyon sa mga kalunsuran. So kung malaganap ang pag-unlad ng agrikultura, meron tutuntungan ngayon yung paggalikha ng maliliit na industriya. At eventually ay dapat magkaroon tayo ng mga industriya na makalilikha ng mga makinarya na haharap sa mismong pangangailangan ng mga Pilipino, no? Hindi nangyayari ngayon na halos lahat ng bagay, pati toothpick, iniimporta na toothpick lang, di magkayas tayo ng kawayan diyan sa mga probinsya at bumawa ng mga toothpick. Pero ibig sabihin, kailangan mo ng mass production at mangyayari yan kung meron tayong maliliit na makinarya ang gagawa nito. Ang pagluluwal ng malalaking makinarya ay batay sa pag-iral ng mas maraming maliliit na makinarya.
At ang tinatawag na mother of all industries ay itong steel industry. Dapat muling mabalik sa mga Pilipino ang steel industry, no? Dahil binenta na sa mga Malaysiano ni Ramos nung panahon niya yung nandiyan sa Mindanao, no? Yung ating oil industry wala na rin sa kamay ng mga Pilipino. Ito ay ilan lamang sa mga napaka-estratehikong industriya na kailangang mapa sa kamay ng ating mga kababayan o sa gobyernong matinong umiiral siguro sa mga darating pang araw. Sa makatwid, dito mismo iinog din yung mga batas na dapat nating maihain, no? Mga batas na direktang dapat nagsisilbi sa ating mga kababayan, hindi yung puro importasyon, no? Ang mangyayari diyan, tinatanggalan mo ng hanap buhay yung gitna na kararami. Halimbawa itong magnetite mining. Diyan nagagaling yung mga baterya ng cellphones at sa mga cases, pero sino gumagawa? Mainland China at saka Taiwan, no? Dahil ini-export. Kung dito sa first stage pa lang dredging at yung pagmimina at pagpipino, dito na ginagawa, di mas marami kang malilikhang trabaho. Kumbaga mga basic na usapin to, pero napakalaga pa. Halimbawa, PPE at iba pang health needs, ano, sa mga hospitals at mga clinics, inimporta lahat yan sa China. At ngayon nga, merong skandalo yung parang mali na kumpanya, no? Overpriced sa pag-procure sa labas. Kaya mahalaga na yung immediate at long-range plan ay maipalangkas na natin. At mahalaga, kaugnay niyan, yung mismong pag-unlad ng ating sistema sa kalusugan, no? Na atrasado at bulok. At kahit sa pagmamalaki nilang naagapan daw yung pandemya, mukhang hindi ganun ang nangyari. Maraming ata sa ating mga kababayan ang na-disaster, no? Maraming na napatay sa proseso. So yun, dapat ang ating mga sasampang mga batas sa Kongreso ay yung direktang may paglilingkod sa manggagawa, sa mga magsasaka at iba pang marlita at sa ating mga kababayan sa pangkalagan. Sige, maraming salamat po, Kabong, no? Sabi ko nga, swerte ng ating mga manggagawa dahil merong magsusulong ng mga interest ng mga ordinaryong mamamayan natin sa Kongreso. Kaya wag natin pabayaan yung pagkakataon, wag natin sayangin, di ba, na may ganitong magpapaliwanag at magbibigay ng direksyon sa laban ng ating mga kapatid ng mga manggagawa. So sige, Kabong, tatawagin ka namin ulit mamaya, ha, para sa question and answer natin. Pero ngayon, tawagin ko muna ulit si kasamang Pat at si Kong Ayik. Pat, ano? Okay ba? Narinig mo ba ang taas ng level ng discussion ni Kabong? Pat, saka ano? Oo nga. Narinig ko ang plataforma ni Kabong at dapat lang na magkaroon na tayo ng mga representante sa Kamara at sa Senado, no? So sige, basahin na natin yung ano, mukhang may mga tanong tayo, Pat, no? Kanina may mga pumapasok, eh. Sige, basahin na natin. Oo, para kay Congressman Ayik. Nasa programa ba ng anak pawis ang tamang paggamit ng HOKO levy? Napakana ng pagnanakaw ng Pangulong Marcos at mga korap sa gobyerno. Nung panahon ko, Attorney BJ, naghahanap tayo ng All Coconut Farmers Bill, no? Kung saan ay pangunahing layunin, may balik sa mga magniniyog yung perang ninakaw, palin lang na kinolekta noong panahon ng diktadurya, panahon ni Marcos. Nung tinalakay yung Kokolebi Fund, ay mayroon ding naghain ng iba't ibang mga kongresista at kinonsolidate ito. And unfortunately, na water down yung pangunahing layunin natin. At ito na nga, nitong February 2021 ay na-approve at pinirmahan ni Pangulong Duterte ang Republic Act 11524 o yung Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act, no? Bumoto tayo ng no dito at tinuligsa natin ang batas na ito dahil malayong malayo ito sa layuning mapakinabangan at maibalik ang ninakaw na trust ay yung Coco Levy Fund sa mga magniniyog. In fact, ang una nating posisyon dito kung bakit natin binatikos ang batas na ito dahil una,
this will eventually lead to privatization of the coco levy trust fund, no? Yung pondo na 100 billion o sa kabuuan, including all the assets, the remaining assets of the coconut levy ay nasa 200 billion po yan. Meron sa National Treasury na 100 billion in cash, nakatago sa National Treasury, merong more than 100 billion din na equivalent to structures, machineries, no, na assets ng buong coconut levy fund na dineclare ng Supreme Court na dapat ay maibalik sa mga magniniyog. Unfortunately, ang batas na ito ay babatayan niya ang coconut industry roadmap ng 2050 na kung saan ay pangunahing nakadireksyon sa privatization, pangunahing nakadireksyon sa palm oil industry, no? Pag-shift, no, transition to the palm oil industry as mas may malaking kita daw ang industriyang ito, hindi na yung mga native coconut, kundi yung coconut farmers natin ay magsi-shift na doon sa oil palm o palm oil industry. No, ito yung nilatag na roadmap sa coconut industry na kung saan yung trust fund committee ay majority na composition ng trust fund committee na ito ay mga government agencies tulad ng DA, PCA, yung DOF, yung NEDA, DSWD, TESDA, dalawang kinatawan mula sa mga magsasakang ng magniniyog at dalawang kinatawan mula sa industry players. Diyan pa lang sa trust fund committee pa lang, nalulunod na yung kinatawan at boses ng mga magniniyog. Definitely sa votation and doon sa pagboboto para aprubahan ang mga programa yearly on a yearly basis, ay talagang talong-talo na ang mga magniniyog. Pangalawa, 10% lamang of the 100 billion ang accessible para doon sa mga tinatawag nating social programs o yung mga scholarship, financial assistance, medical, etc., no? Livelihood, 10% lamang. Ibig sabihin, kung meron kang 100 billion, 10 billion lamang ang nakalaan para sa ganyan, napakaliit niyan kumpara mo doon sa tinatayang nasa 3 million na mga coconut farmers o yung beneficiary. Pangatlo, yung 90% remaining sa trust fund na nakalagak sa trust fund ay mayroong planong i-invest ito, no? Subject for investments through stocks and other financial doables. Ibig sabihin, yung malaking bahagi ng pera na dapat ay nasa proseso ng pagbabalik doon sa mga may-ari, doon sa mga magniniyog, ay mananakaw na naman ito sa pamamagitan ng pag-invest daw nito sa ibang mga financial doables like stocks and other investments na gagamitin ang pera ng mga magniniyog na remainder ng less than 10 billion, ng 90 billion para doon sa ibang plano ng mga mayor na ahensya ng gobyerno like the DOF, itong DSWD, itong DA, again, na nakabatay sa framework ng roadmap ng coconut industry, particular doon sa pagbibigay ng malaking pabor sa oil palm industry. Kaya, ang tindig natin, kinakailangang ma-repeal ito at siyempre, kapag tayo po ay maibalik ang ating kinatawan, ilalaban natin to bilang bahagi ng mayor ng ating mga member, no, mga membership ng Anak Pawis ay mga magniniyog mula sa Quezon, mula sa Bicol, mula sa Mindanao, na matagal na rin na laban ito ng ating mga magniniyog. Kailangan nating baguhin ang batas na ito at sa ngayon, kinakailangang ma-access talaga ito ng ating mga magniniyog dahil kung hindi natin i-access ito, magiging subject talaga ito sa total privatization ng fund na ito. Opo. Tama po yan, no? Maibalik na sa mga magsasaka yung nararapat na para sa kanila. Isa po yan sa mga kasalanan ng Marcos sa mamamayan. Mga natatabunan po ng mga kasalanan, no? Itong Coco Levy Fund. Sige po, Attorney Vijay, baka meron pa tayong tanong dyan. Oo, or comment, ano ba? Meron pa tayong tanong pa? Ah, ito, meron.
from ano mula sa ating text line para kay Kabong. Okay, ito po ang tanong, paano niyo daw po ipaglalaban ang anti o ang kampanya laban sa Endo, ganoong malalaking negosyante ang mga nagpapairal niyan. Totoo nga naman 'yan, no? So paano ka ipaglalaban ni Senator Labog sa Senado to? Well, sa maraming pagkakataon ay maimbita tayo sa Kongreso, no, at saka sa Senado para sa pagsasalita hinggil sa mga nararapat na batas. Pero iba yung ikaw ay imbitado bilang guest kaysa ikaw na mismo yung mismong representante, no, doon sa loob ng Kongreso. Kasi pag ganun, direkta mong maipapanawagan at masuportahan yung filed bill. Maganda na mayroon tayong representante mismo na nandun na nagsasalita para sa mga manggagawa. Ang pinakahuling merong pseudo leader para sa manggagawa na nakaupo ay si Herrera, no? Pagkatapos nun, wala na. Contractualization din yung sinulong ni Herrera. Ang mahalaga, merong nangunguna sa pagpaypay nung issue. So ang ano yung konkreto magagawa natin, edi himukin yung malaking bahagdan, no, 48 million plus, no, yung mga manggagawa na suportahan ng totoo yung ating pakipaglaban para ibasura yung eskemang contractualization. Wala nang magagawa yung malalaking kumpanyang yan kapag may mga leaders ka na talagang nagsusulong yan. At kailangan dyan, hindi lamang sa loob ng Kongreso. Anong ginagawa ng mga kalsada? Dihawanin mo yung kalsada yan upang makarating sa mismong Kongreso, sa Malacanang, yung malaking bahagdan ng mga manggagawa na totoong nagsusulong, no? Yung kombinasyon ng pagbabasura ng kontraktualisasyon tulad ng pinaliwanag ko na ay may tulak upang itaas ang sahod ng mga manggagawa ay mga hindi may pagkakailang mga kagyat na pangangailangan ng mga manggagawang Pilipino. Sa mga tuwid ay ako ay matibay ang aking paninindigan at paniniwala na kaya nating ipaglaban yung pagbabasura ng eskemang kontraktualisasyon yan. Kailangan lang ng mas masipag, mas malaganap na pagpapaliwanag, ano, sa mga mismong manggagawa rin para sa kanila itong pinaglalaban nila. Akapin nila yan at tiyak. Sa ating karanasan ay nagawa nating palahukin ang malaking bilang maski sa maagang yugto ng pamamahala ni Presidente Duterte, magagawa rin natin sa pagkakataon. Okay, maraming salamat po ulit, Kabong. Okay, so sa ayun, meron tayong ano ba to? From Kalu. Oh, Kalu Roque, kumusta po, Kalu? So sige, basahin ko na, Pat, ha? Tama po, Kabong, ang pagtatayo ng mga industriya ay magbibigay ng sapat na trabaho dahil palalakasin ang manufaktura at pauunla rin ang luma at rasado at mano-manong pagsasaka sa paggawa ng mga makinang pangsaka. Maraming salamat po, Kalu. Okay. So, meron pa ba tayong ano? Mukhang wala na po. Okay, oo. So, sige, no, siguro sa ngayon, una't-una po, lagi maraming salamat po, di ba? Kasama Aik, kasamang Bong, asahan nyo pong kasama nyo rin naman kami ni Pat sa pagsusulong ng ating kampanya, di ba, ngayong election na to at sa ating mga kampanya para sa ating mga manggagawa. So, Pat? Apo. Yes, sir. Gusto ko lang ipanawagan na meron tayong paggunita sa araw ni Bonifacio sa November 30, at merong indoor na pagtitipon sa pangunan ng anak Pawis. Hindi ko pa alam saan yun. Baka alam ni Kayik saan na yung event venue. At pangalawa, yung ating pagkilos upang gunitain at singilin ang gobyerno dun sa mga kapalpakan niya sa kalusugan at hindi pagtugon sa mga kahilingan ng anak Pawis. Sa November 30, magtitipon ng alas 3 sa UST at magmamatcha po tayo sa Mindoro.
Magkita-kita po tayo doon, mga manggagawa natin. Maraming salamat. Wala pa, Kabong. Ngayon pa daw ang hapon makukumpirma. Share natin agad yung details. Basta na i-ano na ng anong pangis. Sige po. Gipat. Anong masasabi mo? Maraming salamat po. Bye-bye. Maraming salamat po, Kabong. Thank you po, Kabong. Salamat sa inyo. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Nakita po natin ngayong hapon kung gano'ng kahusay at maalam sa interest na hinaing ng mamayan yung ating mga guest speaker at mga tumatakbo para po maging representante natin sa Senado at sa Kamara. Mahalaga na may ano tayo tunay na representasyon sa Kongreso at Senado. Kasi kung wala tayong representative, wala magsusulong ng interes at hinaing ng mga manggagawa at ng masang anak pawis. Diba? Dapat ay taasan din natin yung criteria at yung pagkilatis sa mga iboboto sa darating na eleksyon. At dapat ay yung tunay na maglilingkod sa mamamayan at hindi para sa sarili lang nila. Kaya mga manggagawa, may magagawa tayo. Dapat ay siguraduhin natin na ang mauupo sa Kongreso ay mga tunay na nagre-represent sa atin. Ikaw po, attorney, ano sa tingin mo? Paulit-ulit ko, wag nating sayangin yung pagkakataon na merong mga magsusulong ng interest natin bilang mga manggagawa. Diba? Doon sa mga loob ng institusyon ng ating gobyerno. At itong anak Pawis, itong si Kong Ayik at si Senator Bong, ito yung talagang babanggain nila dito. Aminin natin, Pat, mahirap na laban, babangga tayo sa mga traditional politiko na mararaming pera, na maraming pangkampanya, pero ang wala sila at ang meron tayo ay yung sama-samang pagkilos, di ba? At dahil dito ang dahilan natin, o ito ang dahilan natin kung bakit tayo nagsasalumpay. Kaya ulitin natin sinabi ni Pat, manggagawa, may magagawa ka. Maraming salamat po sa ating mga hakifor at sa pananood sa talakayan natin ngayong hapon. Ipaalam po at hanggang sa susunod ng usapang K4. Salamat. Salamat po.